Dito guys ay eto nga pala yung huling classic war namin bago mag CWL. Tapos kung mapapansin nyo ay talagang pinerpe kami ng kalaban. Score namin dito 138 to 150. Tinambakan nila kami. Kasi ano pa nga bang i-expect namin sa kalaban? Ay eto at meron silang 41 win streak. Kaya matik, talagang expected na namin na ipe-perfect nila kami. Pero syempre, meron din kaming 70 win streak na inaalagaan. Kaya hindi rin kami papayag na basta-basta matalo dito. Bale, apat na base pa nga pala guys yung naiiwan dito sa kalaban. Isang pang TH-13, isang pang TH-14, isang pang TH-15 at yung huli, Town Hall 16. Tapos lahat ng yan ay ako ang babanat. Iniwan ko talaga yan para sa huling attack. Kaya kailangan matristar ko lahat yung mga base na naiiwan para makatabla kami sa war at para hindi maputol yung 70 win streak namin. So dito nga guys ay last 30 minutes na lang matatapos na yung war namin. Kaya tara't simulan agad natin. Bale, dito nga pala tayo magsisimula sa Town Hall 13. At dito ay gagamit tayo ng Skelly Donut Mass Hog Riders. Kaya tara, banatan na natin. Bale, dito nga pala guys, isisimulan ko yan ng Skelly Donut. Kailangan matanggal sa Skelly Donut yung Clan Castle at yung isang multi-IT na nandyan sa gitna. So ayun, success yung Skelly Donut. Natanggal yung Clan Castle kaya ibig sabihin wala nang lalabas na bantay doon. Bale, dito naman ay nilapag ko na yung Archer Queen. Trabaho naman ni Archer Queen na kailangan siya yung pumasok dyan sa Town Hall. Para si Archer Queen na lang yung tatanggal dyan sa lahat ng mga depensa na nandyan. So dito naman nilapag ko yung BK. Kailangan pumasok yung BK dyan sa loob ng scattershot. Tapos siya na yung bahalang tumanggal dyan sa lahat ng nasa loob kasama na yung enemy RC. Habang si Archer Queen ay eto na nga guys, binabanatan na yung Town Hall. Tapos ang maganda pa dyan ay abot din ni Archer Queen etong isang multi-IT kaya matatanggal niya rin yan. So dito nilapag ko naman yung Siege Barracks. Para yung Siege Barracks na lang ang tatanggal sa lahat ng mga kalat na nandyan sa labas. At dito naman nilapag ko na yung mga hugs. Etong mga hugs na to, sila na lang yung bahalang umubos dyan sa lahat ng mga depensang natitira. Bali, hindi ko nga pala agad sinama dyan yung RC. Kasi mamaya gagamitin natin yung RC para dito sa scattershot na nasa baba dahil naka-rocket spear yung RC. So dito nga guys ay nagkahiwa-hiwala yung mga hugs. Pero okay lang yan kasi marami pa naman tayong hugs dito sa labas. Tapos eto na guys yung RC na naka-rocket spear. Kaya ayan, free hit yung RC sa scattershot dahil dun sa rocket spear. Tapos ayan no, napakadami pa nating hugs dito tapos ang haba pa ng oras. Kaya dito pa nga lang imukhang kuhang-kuha na agad to. So ayun na nga guys ang ating unang banat sa Town Hall 13 using Skellybot Donut Mass Hog Riders na kachamba agad. Kaya pagkatapos nyan lumipat naman ako sa TH-14 at eto naman yung susunod natin. So dito naman sa TH-14 ay gagamit naman tayo ng Zaplalo. Kaya ayan, tinanggal ko muna yung isang IT na nasa taas. Tapos nilapag ko naman yung Archer Queen dito sa ibabaw. Kailangan pumasok yung Archer Queen na yan mamaya papunta dito sa isang multi-IT. Tapos dito guys, meron akong isang pirasong Dragon Rider na dinala. Ito naman yung gagamitin ko mamaya pang snipe dyan sa Eagle kasi hindi abot ng Archer Queen yung Eagle. So dito naman nilapag ko na yung Lag Launcher. Etong Lag Launcher na to, eto yung magbibigay ng daan kay Archer Queen para makaabot siya dito sa isang single IT na nasa gitna. Bali, nilapag ko na nga din pala dito guys yung BK. Trabaho naman ng BK na kailangan pasukin niya etong isang scattershot na nasa tabi. Kailangan matanggal ng BK lahat yung mga depensa na nandyan sa loob. Yeah.
So dito naman, nilapag ko na yung RC para tanggalin lahat yung mga depensang hindi natanggal ng BK. Tapos dito, magsisimula na tayo ng Labaloons. Bali, dyan na nga pala ako nag-start ng Labaloons, diretso sa Town Hall. Tapos dire-diretso na lang yung Labaloons na yan hanggang makarating doon sa kabilang dulo ng base. Habang yung Archer Queen guys ay eto pa, buhay pa rin, bumabanat pa rin sa gitna. So dito naman, nilapag ko na yung final set ng Lalo para mamaya mapalibutan ng balloons yung scattershot na naiiwan sa gitna. So ayun naman guys, ang ating Zap Lalo attack sa Town Hall 14. Kaya pagkatapos niyan ay lipat naman tayo sa Town Hall 15 dahil eto naman yung susunod natin. Kailangan natin magmadali dahil malapit nang matapos yung war. So dito nga pala guys ay Town Hall 15 yung gamit ko. Tapos yung babanata natin dito ay Town Hall 16. Pero okay lang yan kasi pang Town Hall 15 pa lang naman yung ibang mga defense niya. Balik Windchurch Labaloons nga pala guys yung ginamit ko dito at dyan ako nag-start ng Queen. Kailangan pumasok mamaya yung Archer Queen dyan sa Town Hall. Tapos nilapag ko nga pala dito yung Flame Flinger. Kailangan lang matanggal ng Flame Flinger yung mga depensa na maabot niya dyan. So dito naman, nilapag ko na yung BK pang funnel. Kailangan lang tanggalin ng BK yung ibang mga depensa na matatanggal niya dyan sa kanan. Habang si Archer Queen ay eto na nga guys, binanata na yung Town Hall. Tapos ang maganda pa dyan ay kaya pang tanggalin ni Archer Queen etong isang multi-archer tower. Tapos kaya rin tanggalin ni Archer Queen etong isang multi-IT na nandito sa gitna. Kaya talagang sulit na sulit yung magiging value ng Archer Queen natin dito. So nilapag ko naman dito yung RC para dyan sa multi-IT na nandyan kasi hindi yan maabot ng Archer Queen eh. Hindi rin siya kayang puntahan ng BK. Kaya si RC na lang yung bahala dyan sa lahat ng mga depensa na nasa gitna. Tapos nagsimula na rin ako ng Labaloons diretso dito sa Monolith. Tapos dire-diretso na lang yung Labaloons na yan hanggang makarating dyan sa kabilang dulo ng base. Alalayan na lang natin ang spell para hindi agad sila maubos. At ayun naman guys ang ating Town Hall 15 attack using Queen Charge Lalo. Kaya dahil na 3 star na natin yung mga Town Hall 13, 14, and 15, kaya dito ay isang base na lang din yung natitira sa kalaban para makatabla kami. Kaya tara't lipat muna tayo sa Town Hall 16 para sa huling banat. At eto na nga guys, dito ay iisang base na lang din yung natitira sa kalaban. Last 20 minutes na lang din at matatapos na yung war, kaya nakaredy na yung troops na gagamitin ko dito. At eto nga guys yung gagamitin natin. 2 golem at 18 wizards yung main troops natin dito. Tapos naka-fireball si Warden. Kaya tara, banatan na natin. So dito nga guys ay gagamit tayo ng fireball. Tapos ang tinatarget kong patamaan ng fireball ay yung eagle. Kasi ayan no, ang daming mga masasakit na depensa yung nakapalibot sa eagle. Bali eto na nga guys yung fireball natin at ayun, saktong sakto naman yung tinamaan. Kaya dun pa lang sa fireball ay tanggal agad yung eagle, yung 2 X-bow, yung 2 IT. As in wala na, naubos na yung mga depensa dun sa ibabaw. So dito naman ay nilapag ko si Archer Queen na naka Giant Arrow at ayun, nakatanggal pa nga ng isang ricochet cannon yung Giant Arrow. Bali dito nga pala guys ay bala ko talagang pasamahin si Warden kay Archer Queen. Kaso nga lang ayun, nagsolo yung Warden pero okay lang yan, kayang-kaya na yan ng Archer Queen.
So dito guys, kailangan na nating i-rage yung Archer Queen. Mahirap na, baka madedo agad yung Archer Queen, wala na siyang ability eh. Si Archer Queen pa naman yung pinaka-importante dito, kasi si Archer Queen yung papasok mamaya sa monolith eh. Bale, eto na nga pala guys yung Warden, nakarami pa ng value dun sa taas. So dito naman ay gagamitan natin ang Sneaky Goblin yung Town Hall. Kaya kung mapapansin nyo, madami nga din pala akong dinalang Sneaky Goblin dito. Para hindi na po problemahin ng Archer Queen mamaya yung Town Hall pagpasok niya sa Monolith. So dito naman ay nilapag ko na yung BK. Para si BK na lang yung bahalang tumanggal dyan sa lahat ng mga depensa na nandyan. Habang si Archer Queen guys ay eto na nga. Gagamitan na lang natin ng Wall Breaker para makapasok yung Archer Queen sa Monolith. So dito naman ay nilapag ko naman yung RC. Para si RC na lang yung bahalang tumanggal sa lahat ng mga depensa na nandyan sa gitna. Tapos yan na yun, gagamitin na lang natin clean up yung Golem tsaka yung mga Wizard na dala natin. So ayun na nga guys ang ating Town Hall 16 attack using Golems and Wizard. At dahil dyan ay ayun, perfect na din namin yung kalaban. Kaya sa bandang huli ay natapos yung war namin ng draw. Walang nanalo at wala ring natalo.